San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga filakterya at tinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangan sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawagin guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga taga-barangay 283. Yeah, malungkot ang buhay ng barangay 283. At least meron isa. No? Ano ba nangyayari sa inyo? Isip kayo ng isip? Pera? Walang pera? Ano bang nangyayari sa buhay natin, no? Kasi mahalaga po, no, lalo na para sa inyo na matutunan natin yung aral na binibigay sa atin ng Panginoon. Kayo mga naririyan, mga may edad na. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, matanda ka na. Pero kung tayo na matatanda, no, meron ba silang natututunan magandang asal sa atin habang sila ay, kasi tayo yung nakikita nila, no? Kinakatay na ba yung aso? Kasi mahalaga po na dapat hindi lang tayo basta namumblema sa kung saan tayo kukuha ng pangkain, hindi lang tayo basta namumblema kung saan tayo kukuha ng pambayad ng mga kuryente, no, dito sa atin. Isa sa dapat concern natin ay ano ang natututunan ng mga batang ito sa atin. Concern ba natin yun? O parang hayaan na natin sila sa kalye? Hayaan na natin silang matuto sa kung ano man ang buhay sa kalye? Concern. No? Kasi yun ang gusto ng Panginoong Jesus, no, na kailangan natin mas makita na tayo ng mga mayroong hinahawakang responsibilidad. Ang mga magulang ay kumakatawan, no, sa mga batang ito na napaka-crucial kung ano ang nakikita, ano ang naririnig nila sa atin, yun din yung kanilang nakakagawian, yun din yung kanilang parabang nakakasanayan na tama, mabuti, kahit na alam natin mali,
Pero dahil ito yung nakikita nila sa atin, sa inyo mga magulang, sa loob ng inyong mga tahanan, ay nagiging normal na lang. Yan na, di ba, kapag nagmumurahan ng mga magulang sa loob ng bahay, so yung mga bata, normal na rin na magmurahan. So paano natin sasawayin, paano natin sila pangangaralan, huwag kayong magmumura. Kung paano natin maituturo sa mga bata na, di ba, may tamang panahon para sa pag-inom, may tamang panahon, no, dapat maging responsable. Kaya lang, paano kung sa bawat pag-inom ng mga kalalakihan, nag-uromentado, nagwawala, so anong matututunan ng mga bata ito? Pero bakit nga ba? Eh tayong mga tumanda na. Ano ba? Ito rin ba yung natutunan natin? Ito rin ba yung nakamulatan natin nung tayo'y maliliit pa? Kaya ito rin ang ginagawa natin? Sino ang sisisihin natin? Sila? Kaya nga sabi ni Jesus, sabi dito, no? Sinabi ni Jesus sa mga tao, sa lahat ng mga tao, maging sa kanyang mga alagad, lalo na sa mga alagad, na sinasabing, huwag kayong tumulat sa mga eskriba at mga pariseo, mga tagapagturo ng batas. Ang sabi niya, gawin ninyo, sundin ninyo yung kung anong kanilang tinuturo, pero huwag ninyo silang gagayahin. Kasi yung ginagawa nila ay panlabas lang, pakitang tao lang. Yung ginagawa nila, iba sa kanilang itinuturo. So ngayon tayo, alam na natin kung ano ang mabuti, kung ano ang utos ng Diyos. Pero kung gagayahin din natin yung mga maling ginagawa ng mga nagtuturo, wala tayong ibang dapat sisihin o ibaling yung sisi, kundi tayo din. Kasi tayo lang din yung nagdidesisyon. Kapag alam mo nang mali, huwag mo nang gawin. Kung alam mo mabuti, gawin mo. Sana po, no? Ito yung isa sa matutunan natin. Tayo na habang tumatanda, habang lumalaki, sana magkaroon tayo ng pakialam sa kung ano ang natututunan ng mga batang ito. Ito lang, no? Kung dati kasi, no? Pero mo sa ganong edad pa lang, no? Lagi na nakahawak sa cellphone. Eh bakit? Kasi yung mga magulang, pag nasa loob na ng bahay, hawak din ang cellphone. Hindi na nag-uusap. Kaya paano natin pagbabawalan? So, tandaan natin, no? Malaki ang ating responsibilidad. Tayo na mga may katungkulan, tayo na may mga posisyon, tayo na mayroong kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin. Maging magulang, maging barangay, maging simbahan. So, sana po, hindi lang tayo magaling sa salita. Sana hindi lang din tayo magaling manaway lang, kundi pinapakita natin kung ano at paano yung tamang pamumuhay na siyang ginawa ni Jesus na ipinakita niya sa lahat ng mga taong sumusunod sa kanya. Amen?